Mga kababayan, ito po ang programang Sa Bayan, una ang serbisyo. Ngayon pong Lunes, July 15, tampok po natin ang pinakabagong programa, pinakabagong kasangga sa serbisyo publiko, Legal Minds with Kuya Mark Tolentino, ang abogado ng masa, kasangga po natin sa serbisyo publiko. At live via Zoom, si Attorney Mark Tolentino. Maayo na buntag, Kuya Mark. Good morning. Ayan, teka muna ha, habang inaayos po natin ang linya. Yan, nasa linya na po natin ang ating Kuya Mark Tolentino, ang abogado ng masa. Kagapay po natin sa serbisyo publiko via Zoom. Kuya Mark, good morning, attorney. Ang may buntag kasamang Jude Hiccup at sa lahat po ng mga followers ng DZRJ. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino ng Legal Mind dito sa DZRJ. Mga kababayan, sama-sama po tayo sa serbisyo publiko Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kuya Mark, live po tayo sa DZRJ, 8:10 a.m. sa Metro Manila. No, hanapin lamang po sa kanilang talakalakan ng mga radyo. At syempre sa ating DZRJ Radyo Bandido TV. Available tayo, Kuya Mark, sa attorney, sa Sky Cable, Channel 224, sa buong Pilipinas. At mga DTT boxes tulad ng GMA Afford the Box, ABS-CBN TV Plus Box, at Sulit Box ng TV5. Pariskan po ninyo at hanapin po ninyo ang DZRJ Radyo Bandido TV. Kuya Mark, attorney. And of course, thank you pala sa administration and management ng DZRJ for giving me an opportunity to share my legal knowledge sa lahat po ng mga kababayan natin through the platform ng DZRJ. Salamat po sa administration and I'll try my best to explain the concept ng ating batas in a simple way na maintindihan po ng taong bayan through our partnership with June Hiccup and of course sa lahat po ng mga followers natin. You can participate, you can ask questions. Kung may problema legal kayo, libre naman po dito through the platform ng DZRJ. You can also call, you can text, and I'll try my best as to the best that I can na ma-explain ko yan at maintindihan po ng ordinaryong Pilipino. Ayan. All right. So, Attorney Mark, and live po tayo mga kababayan sa Facebook Live, DZRJ Radyo Bandido Facebook Live at YouTube channel. Pa-share po at pa-like. And, ho, and then pwede din po kayo magpadala ng inyo pong text message or call. And, ho, we'll try our best, sabi nga po ni Attorney Mark, na masagot ang inyo pong mga katanungan sa mga usaping legal. Ang ating yes, partner, I think naka-echo po kayo, so hindi ko masyado naintindihan yung sinasabi niyo po. Ayan, okay. Inaayos po natin, Attorney Mark, no? As I have mentioned, mga kababayan, and Attorney Mark, pwede po kayong mag-text sa 0917-581-6500, 0917-581-6500, at 0928-511-6985, 0928-511-6985. We will do our best, mga kababayan, na ma-flash po ang ating telephone or cellphone number sa inyo pong mga TV screen ngayong umaga sa ating programa. Time check muna tayo, mga kababayan. 10 minuto na makalipas ang oras na alas 9 ng umaga. Sa iba pang mga impormasyon at serbisyo publiko bago tayo pumalaot sa talakayan, Attorney Mark Tolentino, ano, ngayong umaga, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sapagkat meron tayong binabantayang kumpul ng kaulapan na posible pong maging low pressure area at posible pong maging bagyo. Narito po ang latest ng PAGASA sa ulat Panahona. Panahona.
Ito po ang programang Sa Bayan, una ang serbisyo, Legal Minds. Kasangga po natin sa usaping legal si Kuya Mark Tolentino, abogado ng MASA. Balikan po natin si Kuya Mark. Muli, Kuya Mark, attorney, maraming salamat po sa inyo pong panahon sa pagbibigay po sa amin. Now, to start with, bilang pundasyon ng ating matagal na pagsasama sa programang Legal Minds, no? Nais po naming makilala. Kasi ako personally, Attorney Mark, nasusundan kita, no? Sikat ka sa SMNI as host ng Pinoy Legal Minds. Now, para sa ating mga followers and viewers, sa ating mga kabandido dito sa DZRJ, nais po naming makilala, sino po ba si Attorney Mark Tolentino? Yes, thank you pala Jude Hika for this opportunity na mapakilala po tayo sa lahat po ng mga followers natin ng DZRJ. Nag-start po tayo, of course, matagal na po tayo sa media, but nagtagal po tayo sa DZRH. So yung Legal Minds nag-start sa DZRH, I think I've been there for 8 or 9 years ako doon. So nagbibigay din tayo ng free legal advice sa DZRH sa TV station yon. Then of course nag-radio din po tayo sa DC as a GMA sa DZBB, and minsan nag-guest po tayo sa CNN Philippines, sa Net 25, sa CNN, sa TV5, sa ABS-CBN, and of course ngayon I'm very active sa RMN Butuan. So sa Mindanao naman nagbibigay po tayo ng free legal advice every Saturday, and sa Pinoy Legal Minds ng SMNI. So, matagal na po tayo sa media, and our advocacy is not only talking here, talking there, but to make the law simple as possible. Ilapit natin ang batas sa ordinaryong Pilipino. Yun ang advocacy ng Legal Minds. Lahat po ng station, iba-ibang station man yan, still, we have the same advocacy na ilapit ang batas sa taong bayan, lalo na yung mga ordinaryong Pilipino. Yun ang ginagawa po natin. Ginagawa na po natin to for almost 15 years na po, but still continue. Hindi po tayo napapagod na magbibigay ng mensahe, magbibigay ng advice, tulong. Yung tulong, and of course, yung mga legal consultation sa ating mga kababayan. Yun po ang ginagawa po natin. Ayan, so we are blessed, Kuya Mark, Attorney Mark, no, na kasama po namin kayo ngayon, bagong kasangga sa serbisyo publiko dito po sa Radyo Bandido. Alam po ninyo, talagang dapat kaming matuto, dapat kaming makialam, dapat kaming magtanong, sa mga usaping legal, dahil paminsan-minsan ay nahaharap tayo, or madalas nahaharap tayo sa mga ganito pong mga sitwasyon. Kaya go tayo, no? At yes, may mga challenges tayo kasamang Jude, but hindi naman natin to yung tinatawag na yung mga challenges natin, yung sa program po natin, hindi po tayo nagsasabi dito ng politika. Ang sa atin dito, batas lang. Batas, legal consultation, public service. Minsan may mabanggit tayo politika, but still, as much possible, hindi natin iniiwasan po natin ang isyong pamulitika. Kung hindi, focus po tayo sa public service, focus po tayo sa pagbibigay ng free legal advice. Minsan, masagasaan po natin yung mga public figures na yung mga comment po natin, kasi yung hindi, walang personalan po dito. Kung hindi, ang sinasabi po natin, ano yung nakasaad sa batas? In fact, hindi po tayo nagbibigay ng personal opinion sa mga programs po natin. Ang sinasabi ko lang, ano yung nakasaad po sa batas, ano yung mga jurisprudence po ng Korte Suprema, yun po ang sinasabi po natin. So hindi po tayo dito nagbibigay ng personal opinion, wala po tayo ditong kinampihan kung yung mga kulay sa pamulitika, wala yan. Ang sa atin dito, purely for public service, purely for legal education. Yan. So, klaro po, kasama po natin si Kuya Mark Tolentino, ang ating abogado. Batiin ko lang, Kuya Mark, si Konsehal Joey Flores,
Diyan po naman sa bahagi po ng Caloocan City. At shout out ano, sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig ngayon. Please share and like. At pwede po kayong magpaabot ng inyong pong mga mensahe para sa ating Facebook Live. Now, Kuya Mark, sa ating pilot episode today dahil espesyal, pag-usapan muna natin ang mga may init na balita na may kaugnayan ano ho, sa mga legal na mga punto de vista. Isa na po dyan, ano ho, Kuya Mark, attorney, ito pong usapin ni Pastor Apollo Quiboloy na mayroon pong standing warrant of arrest. Hindi naman natin pag-uusapan yung merit of the case dahil nasa korte na po yon. At yung arrest order o warrant of arrest din yung ginamit na termino kay suspended mayor Alice Guo ng Tarlac. So bali, dyan iikot tayo mga kababayan and Kuya Mark no, sa ating mga katanungan ngayong umaga. Ngayon, Kuya Mark, unang tanong patungkol po kay Pastor Apollo Quiboloy. Isa po ba kayo sa mga abogado ni Pastor Quiboloy? Abogado po tayo sa SMNI. Sa SMNI po tayo abogado, and of course, si Pastor Apollo C. Quiboloy is the honorary chairman ng SMNI. So, in a sense, lawyer din po tayo sa ni Pastor Quiboloy, but not in sa kanyang mga kaso, but purely doon po tayo sa SMNI na siya ang honorary chairman. That's why I think mga 3 months ago, 4 months ago, nakikita po natin, mga few months ago, nakikita po natin na tayo po yung abogado, kasama ko si attorney, congressman, former congressman Rolex Suplico, doon po tayo sa Senado, sa Kongreso, nag-explain po sa batas, nag-explain sa mga congressman, lalo na yung committee on franchise. So doon po tayo, pinaglaban po natin yung freedom of expression, yung mga issues about sa prangkisa, yung jurisdiction po ng NTC, jurisdiction po ng House of Representatives. Doon po in-explain po natin yan isa-isa, kahit na nakita nyo naman na binubuli po tayo ng mga majority ng mga congressman, still, yung ginagawa po natin trabaho lang, wala po tayong personalan po doon. So as a lawyer ng SMNI, pinaglaban ko talaga ang SMNI. Ayun. Alright. Kuya Mark, sa usapin ng SMNI, may final decision na po ba ang Kongreso as to the franchise operation? Wala pa. Yung decision po kasi ng SMNI is only with respect to the House of Representatives, mga congressmen lang. So, kasi may batas yan na nagbibigay ng prangkisa ng SMNI, hindi naman ibig sabihin na pag-approve na ng lower house, tanggal na ang prangkisa. May prangkisa pa rin. Buhay na buhay pa rin ang prangkisa ng SMNI. So ngayon, nasa committee pa ng Senado yung prangkisa ng SMNI. So tingnan natin kung anong mangyayari. But may pending tayo na kaso doon sa NTC wherein kina-question po natin ng NTC kasi sinuspend nila ang SMNI indefinitely. Ibig sabihin ng indefinite, walang term kung isang buwan ba, dalawang buwan ba, isang taon ba, walang term sa suspension. Kasi from the word suspended, temporary in nature. Iba kasi ang suspension sa termination. Pag suspension ang pinag-uusapan, temporary. Paano maging temporary? Dapat may term kung ilang buwan, ilang araw, which wala yun. So yun ang motion na final po natin sa NTC and pending po ngayon sa NTC. Ayun. Alright. Nasundan po namin no, yung usaping sa Kongreso at isa ka nga sa nakita po namin doon na talagang matatag ano ho, na ipinagtatanggol yung korporasyon o kaya itong network ng SMNI. So linawin ko lang, Kuya Mark, na ikaw ay tumatayong abogado ng SMNI. Pero sa kaso po ni Pastor Apollo sa ngayon ay wala po kayong direktang partisipasyon doon. Tama po ba ako, Kuya Mark? Hindi po tayo ang lawyers, yung lawyer on record sa mga pending na kaso ni Pastor Quiboloy. But still, kahit hindi po tayo counsel in record, isa po tayo nagbibigay ng advice sa mga consultation sa group of lawyers. Isa po tayo doon kasama. Kasama po tayo sa group of lawyers. But yung mag-appear sa korte, pipirma ng mga pleadings, hindi po tayo kasama doon. We are just part of the group of lawyers na nagbibigay ng advice. But yung mag-appear sa mga korte, hindi po tayo kasama. Kasi yung role po natin is mag-appear
in respect sa SMNI cases. Ayan. Alright. Kuya Mark, ito yung sunod kong tanong. Kayo po ba ay nagkakaroon ng pagkakataon na magkausap man lang o magka-text o magka-chat ni Pastor Apollo Quiboloy sa kasalukuyan? Yes, nagkita po kami. Nagkape kami. He's a very good person. Iba-iba yung mga news na narinig natin. So, he's a good person. He's a personal friend. Ininvite na po niya po ako na mag-snacks. Kumain po kami. Somewhere here in Metro Manila, kumain po kami ng pansit. Doon, kumain kami doon. Tapos, somewhere in Mindanao, nagkita din kami. Nag-usap kami. So, he is an ordinary person, a very humble person. So, may isang pagkakataon din na nag-usap kami over the phone. Yes, totoo po yan. But hindi yung regular number pa, iba-ibang number. So, but nag-usap kami. Opo. So, ibig sabihin, si Pastor Apollo Quiboloy ay nasa loob pa rin ng ating bansa sa Pilipinas. Wala akong personal knowledge kung nandito sa ibang bansa. Sa ngayon, ha? Yes, nakita before, but sa ngayon, wala akong personal knowledge. But based on records sa immigration, nandito pa sa Pilipinas si Pastor Quiboloy. Si Pastor Quiboloy, hindi po siya nagtatago. Hindi lang siya nakita ng mga kapulisan. Don't forget, mali po yung sa ating government na sinasabi na si Pastor Quiboloy is a fugitive. He is not a fugitive. Kasi, when say fugitive, napatunayan na ang kaso niya sa korte, may final and executory na ang kaso after trial. In this case, wala pang trial. It's just a warrant of arrest. A warrant of arrest na pending pa ang motion ng mga lawyers ni Pastor Quiboloy na i-quash or ipa-dismiss yung warrant of arrest. Ibig sabihin, hindi pa final yung warrant of arrest. Hindi pa matatawag na guilty ang isang tao. So, mali-mali yung word na fugitive na sinasabi ng ating government. Lalo na yung pagbibigay ng 10 million peso reward from private fund. That is illegal and considered graft and corruption. Bakit graft and corruption yun? Kasi nga, ipasahin mo yung batas ng Anti-Graft and Graft Practices Act, bawal tumanggap ng donation ang government. Donation kasi yun eh. Yung pagkuha ng kwarta donation para ibigay kung sino man ang mag-tip. So still, that is donation. That is illegal and unconstitutional. And second, pwede kasi magiging na termino, ay meron dapat final na resulta o kaya anong tawag doon? Decision final na paghuhusga. May decision na. Kasi nakalagay po sa ating tinatawag na tinatawag sa ating saligang batas. And a person charged of a crime is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. It means under the principle of due process, kailangan mo ng patunayan ng nagreklamo na guilty ang isang tao bago matawag siya na fugitive. Hindi pwede na dahil may kaso na fugitive na agad. Hindi. A person, kahit may kaso, is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. And sino ba ang may obligasyon na magpresenta ng mga ebidensya na guilty ang isang tao? Ang Department of Justice or Piskalya. Ang tao na may kaso is presumed innocent. Ibig sabihin, wala siyang obligasyon na magpresenta ng ebidensya na guilty siya o innocent siya. Wala siyang obligasyon na magpresenta ng ebidensya na inosente siya because he is already presumed innocent under sa ating saligang batas. Ang may obligasyon na magpresenta ng ebidensya na guilty siya ang Department of Justice. So in this case, wala pa nga ang kaso. Hindi pa nga nag-umpisa ang kaso sa korte. Ibig sabihin, the general principle will prevail. And what is that general principle? The presumption of innocence on the part of the accused. Ayun. So, klaro yun, Kuya Mark, yung pagpapaliwanag mo about that. Now, sa pagkakaalam po ninyo, bakit po kaya, anong mga posibleng kadahilanan kung bakit hindi nagpapakita si Pastor Quiboloy sa mga otoridad? Kahit po sa kasalukuyan ay merong tinatawag na warrant of arrest sa kanya. First, hindi siya nagpakita kasi hindi niya na-expect ang justice. Wala siyang tiwala sa justice system ngayon.
Kasi in the very first place, nakita niyo naman na sabay-sabay. Nakita mo, kahit hindi ako yung abogado ng SMNI, makita mo naman yung sabay-sabay na persecution. Number one, SMNI, tinanggalan ng lisensya. Number two, ang kaso, kahit dismissed na doon sa piskalya, dismissed na to, 4 years ago, dismissed na to, binuhay ang kaso. Binuhay ang kaso. May kaso sa Davao, may kaso sa Pasig, may kaso sa Quezon City, sabay-sabay yun. So, ibig sabihin, may kaso pa, dami kaso kahit sa Amerika, may kaso ba? So, sabay-sabay yun lahat. So, is this coincidence? Or plan? Plan talaga na i-persecute si Pastor Kibuloy at yung kanyang simbahan na Kingdom of Jesus Christ. So makita niyo naman na this is politics. Lalo na malapit ng 2025 at 2028 kasi one of the strength of the Dutertes is the group of Pastor Kibuloy. Kasi kung mawala si Pastor Kibuloy, mahuli yung mga grupo niya, mawala ang moral, baka maka-epekto sa politika ng mga Duterte. So that's part of the plan. So that's why yun ang ginagawa nila kasi kung makita niyo naman coincidence ba ito na sabay-sabay na may kaso sa lower house, may kaso sa Senado, may kaso sa Supreme Court, sa Court of Appeals, RTC, Manila, Davao, Quezon City, Pasig. Is this a coincidence or planado talaga? So hindi na kailangan natin na maging matalino para maintindihan po natin 'to. Sabay-sabay ang kaso sa isang tao. So, ibig sabihin, I don't know kung naniwala ba siya sa justice system ngayon. So, ang ginagawa niya ngayon, as much possible, ginagamit lang niya lahat ng remedies available kung pwede ma-dismiss ang kaso bago siya, basta masagutin niya yan in a proper way as long as may tinatawag na fairness, maramdaman niya ang fairness in the justice system. But in this case, hindi pa yata niya naramdaman na may justice ngayon, lalo na sabay-sabay yung mga ginagawang kaso laban sa kanya, ng SMNI, at sa lahat po ng mga galawan ng kanyang simbahan. Alright, okay. Kuya Mark, meron bang pagkakataon o punto siya na natatakot din siya sa kanyang seguridad? Yes, of course. Isa pa din na kumbaga ay hindi siya lumalabas sa mga panahon na ito. Whiskey ang security ngayon ni Pastor. In the very first place, number one, may yung 10 million reward. Oh, so reward lang. So na illegal ang ginagawa at constitutional yung ginagawa. Yung security talaga niya is risky. So and ang problema, ang government mismo ang naniwala siya na yun ang nag-violate ng kanyang security, ng kanyang safety. So yun din tawag na sa kanyang simbahan. Second, makita niyo naman may warrant of arrest. Ang daming police overkill, I think 200 or 300 na police pumunta sa lahat po ng mga compound ng simbahan sabay-sabay in a religious place. In a holy place, doon sila pumunta sabay-sabay and that is illegal and unconstitutional. Bakit? Wala silang search warrant. Ang mayroon sa kanila, warrant of arrest. Iba yung search warrant, iba yung warrant of arrest. Ang warrant of arrest, hulihin ang isang tao. Ang search warrant, pwede ka mag-ikot-ikotin yung lahat ng mga private properties ng isang tao. In this case, wala silang search warrant, kundi warrant of arrest lang. Ibig sabihin, kasi warrant of arrest lang, hindi sila pwedeng basta-basta pumasok sa mga bahay, mga simbahan, mga compound ng Kingdom of Jesus Christ without the search warrant issued by the court. Wala. So, ibig sabihin, illegal and unconstitutional yung ginagawa ng kapulisan, I think, first week ng of this month. Alright, so kailangan merong warrant of arrest at the same time search warrant, no? So, issued by the court of law. So in this case, walang search warrant, bigla na lang pumasok sa simbahan habang nagdadasal ang mga member ng Kingdom of Jesus Christ. So makita niyo naman, habang nagdadasal, it's a holy, for example, mga Katoliko, nagdadasal tayo doon, tapos bigla na lang pumasok ang 300 pulis
tapos arrested ang bishop ng simbahang Katoliko. So ano paramdaman ng mga membro ng Katoliko na walang respeto sa kanilang religious rights or yung kanilang religious belief and activities? Mm. Pero Kuya Mark, no, meron daw assurance ang PNP na mabibigyan siya ng sapat at maayos na seguridad para kay Pastor Apollo Kibuloy. What can you say about this? I-prove muna nila yan na hindi sila bias. I-prove muna nila yan na hindi sila nagpagamit ng mga politiko bago sila kapanipaniwala. Kasi in the very first place, ang police mismo ang sabi na fugitive si Pastor Kibuloy. But in fact, hindi naman talaga siya fugitive. There is no jurisprudence, there is no legal definition na nagsasabi na ang isang tao na may kaso fugitive na. Ang fugitive, yung convicted by final judgment na nag-escape, yun ang fugitive. As long as hindi pa napapatunayan, the presumption of innocence will prevail. So, bago maniwala yung grupo ni Pastor Kibuloy sa kanila, dapat kapanipaniwala naman sila. This is just my legal, personal opinion, ha. Hindi ko sinasabi na this is the opinion of the legal team or kay Pastor Kibuloy. Hindi. This is my personal opinion as a lawyer. Opo. Alright. Kuya Mark, hindi po kaya, sa tingin po ninyo, no, as a lawyer, hindi po kaya magpapalala ng sitwasyon yung sinasabing hindi paglalantad, pagpapakita ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga otoridad? Hanapin muna nila. Hanapin muna ng kapulisan, kumahanap nila. Kumahanap nila, adi, okay, walang problema. So anyway, dapat lang kung hanapin man nila si Pastor Kibuloy in the proper way, in the legal way. Hindi pwede na gumamit sila ng illegal na mode. Like for example, yung 10 million private funds. Sino ba yung nagbigay ng 10 million reward na yan? Na illegal yun. Sino ba ang nag-order sa kanila na lusubin ang simbahan? Lusubin ang mga holy area ng Kingdom of Jesus Christ, like yung Prayer Mountain, yung Glory Mountain doon sa Davao. Nilusob nila without a search warrant. Ang tanong, sino ba ang nag-utos sa kanila? May legal basis ba sila na lusubin yun without a search warrant issued by a court of law? So, yun ang mga issues na dapat sagutin ng ating mga kapulisan. Ayan. Alright, Kuya Mark, ito yung sunod na tanong ko po. Meron po bang legal remedy na pwedeng i-invoke ni Pastor Apollo Kibuloy sa kasalukuyan niyang sitwasyon? At ito pa, meron po bang karapatan si Pastor Kibuloy sa ilalim ng batas na protektado siya na hindi siya magpakita sa mga otoridad kahit meron pong pending warrant of arrest? Yung pending warrant of arrest, hindi pa final yun. Yun ang masasabi natin. Bakit hindi final? Kahit nag-issue ang court ng warrant of arrest, ang mga lawyers may legal remedy pa na pwedeng ipakwash warrant of arrest. Like for example, mag-file ang lawyers ni Pastor Kibuloy ng motion to quash the information or motion to dismiss the information or the complaint or motion to quash or to lift the warrant of arrest. So yun ang mga legal remedies na available na pending pa ngayon sa korte. Pagkatapos niyan, assuming na i-denied ng lower house, pwede pa i-appeala sa Court of Appeals up to the Supreme Court. So ibig sabihin, as long as hindi pa final yun, lahat po ng mga decision kasi ng korte, as long as hindi pa final, pending pa yun. Pag pending pa yun, ang mga legal remedies na available ng isang akusado. But bago natin paikot-ikutin man yung mga remedies na yun, hindi dapat natin kalimutan ano yung prinsipyo ng ating saligang batas. Ano yung prinsipyo ng ating saligang batas? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied of equal protection of the law. So bakit lang si Pastor Kibuloy ang tinutukan ng ating government? How about yung mga drug lord? How about yung mga rapists? How about yung mga kidnapper? How about yung mga corrupt? Bakit hindi? How about yung mga terorista? Mga rebuilding? Bakit hindi yung tinutukan ng ating government? Na isang itong tao na ito nagbibigay ng magandang nagbibigay ng mensahe sa Word of God sa mga tao.
In fact, kung nakikinig ni Pastor Kibulo, hindi lang member po niya. In fact, lahat po ng mga through yung kanyang programs, kahit Katoliko, kahit Muslim, kahit Protestant, nakikinig po sa magandang balita ng Panginoong Diyos through the message ni Pastor Kibulo. So, yun ang tanong, bakit siya ang tinutukan? That is in violation ng Equal Protection Clause. Kalebel ba siya ng mga terorista? If you review yung mga reward money, yung isang tao na pumatay ng 25, 30 katao, ang pinatay niya. Ang reward, I think, mga 500,000 lang ang reward. But ito si Pastor Kibuloy, 10 million ang reward. Is there may violation ba ng Equal Protection Clause? Yes, there's violation. And dapat, yun ang tutukan. Ano yung konsepto ng ating saligang batas? Yung due process, yung equal protection, yung presumption of innocence on the part of the accused. Therefore, ang may obligasyon na to prove the guilty ng isang akusado is the government. It's not Pastor Kibuloy na i-prove niya ang kanyang innocence because he is already presumed innocent under our Philippine Constitution. All right. Okay, claro. May tanong tayo dito, Kuya Mark, no? Eto ho. Pwede po bang pilitin ng korte o otoridad ang isang abogado ng isang akusado kung nasaan ang kanyang kliyente? Pwede bang kasuhan daw ng obstruction of justice ang isang abogado kung hindi makikipag-cooperate sa mga otoridad? Ito yung tanong ni yung mga nag-isang spokesman ng PNP, yung babae. Nagsasabi na inaaral daw nila ang legal remedies. Yung joke po ni former President Duterte. Nung tinanong siya, alam niyo ba po ba, Mr. President, kung saan si Pastor Kibuloy? Ang sabi niya, secret. Mr. Si President Duterte is also a lawyer na nagbibigay ng advice. Kasi the attorney-client privilege starts. Hindi kailangan na ikaw yung counsel of record. From the moment nagbibigay ka ng advice sa isang tao, there is already attorney-client relationship. Yun yan. So ano bang impact sa yung tinatawag na attorney-client relationship? Ang attorney-client relationship, ibig sabihin doon, ang mga abogado may obligasyon na lahat po ng nalalaman niya in the practice of his profession, dapat confidential in nature. In the practice of his profession, dapat hindi siya dapat marites or chismoso. Kasi kung ang mga abogado maging chismoso, maging marites, magsasabi ng mga confidential information na nakakuha niya in the practice of his profession, wala nang maniwala sa abogado. Kung wala nang maniwala sa abogado, it might affect our justice system. So, ano bang ibig sabihin doon? Ibig sabihin doon, under sa local sa ating revised penal code, ang isang abogado na magsasabi ng confidential information na kukuha niya in the practice of his profession, pwede siyang makulong. Aside na makulong siya, pwede pa siyang ma-disbar or ma-suspended bilang isang abogado. So there is no obstruction of justice kung ang isang abogado hindi nagsasabi kung saan ang kanyang kliyente. Kasi ang attorney at saka abogado may tinatawag na confidential relationship na hindi pwede maging chismoso ang isang abogado. That is part in the practice of law. Part of the practice of law is to kailangan trustworthy ang isang abogado, kailangan hindi siya chismoso. Yun ang tinatawag na attorney-client privilege. Same also yung mga doktor. Ang mga doktor, pwede mo bang tanungin ang doktor kung anong sakit ng kanyang kliyente, ng kanyang pasyente? Hindi. Same also sa mga pare. Di ba yung may mga mag-umpisal ka? Confession, yeah. Oh. Pwede mo bang tanungin ang si Father? Father, ano bang sinasabing pang-umpisal ni Juan de la Cruz sa'yo? Pwede bang ganun? Hindi. Kasi pwede matanggal si Father as a priest and also as a member ng Catholic Church. Doon kasagrado ang attorney-client privilege na hindi siya matatawag na obstruction of justice. Ayun. All right. So, klaro po yun, Kuya Mike. Ngayon, para sa huling tanong, sa usapin ni Pastor Apollo Kibuloy, time check muna tayo. 9:46 po, oras sa Makati at sa buong Pilipinas. With your indulgence, meron po bang plano si
Pastor Apollo Kibuloy na magpakita, lumantad, ano ho, sa mga komunidad. I think na nga last month yata, nagbibigay siya ng opinion. Ibig sabihin, lumantad na siya. Di ba, sinagot niya yung mga issues laban sa kanya through a audio. May audio siya na pinost sa social media. So yun, lumantad siya. Ang tanong dyan, harapin ba niya mga kaso? Yes, harapin. But in a proper way, sa tamang pagkakataon na maramdaman po niya na may justice sa Pilipinas, na fair ang Pilipinas, ang ating gobyerno fair, nalantad siya. Alright. Sir, with all due respect, ano yung personal na payo mo kay Pastor Apollo Kibuloy pertaining dito sa kinakaharap po niyang kaso? Oh, personal ha? Personal na kaso, oh, of course. Kung ako yung magbibigay, kung tanungin lang niya ako, this is just my personal view ha, kasi I cannot give unsolicited advice. I only give advice pag tinanong po tayo. Granting na tanungin po tayo, itong sabihin ko. Ang sabihin ko lang na mag-file muna sila ng motion, all possible remedies na ma-dismiss ang kaso. Hindi naman kailangan na mag-surrender muna siya ngayon. Hindi muna kailangan. Kasi in the very first place, pag mag-surrender siya ngayon, baka mahirapan siya. We do not know kung baka, like for example, yung isang co-accused niya, nawala. Inuli doon sa Davao, tapos hindi na alam na saan ang nahuli. Dinala na pala dito sa Manila. Yung si, ano pa yun, si Canada. Pauline Canada. Hinuli nung isang araw, 1 p.m. o 1-2 p.m. nahuli sa Davao, sa bahay lang niya. Hindi naman natatago yun, sa bahay lang naman niya. Tapos, nung tinanong ng mga abogado, nandun daw sa City Hall ng police station ng Davao, pag pinuntahan, wala daw doon, hindi daw nila alam. After ilang oras, nandito na pala sa Manila. So yun ang kinakabahan sila kasi baka isurrender ng ating gobyerno si Pastor Kibuloy doon sa mga sa Amerika. So yun ang kinakabahan sila. So ang suggestion ko, huwag ka muna mag-surrender. Let your lawyers trabahuin po nila ang dapat nila trabahuin. Mag-file muna ng motion to dismiss. Mag-file muna ng motion to quash sa lower house kasi after that, before that arraignment kasi, may mga remedies pa under the rules of court. Under the rules of court, bago i-arraign ang isang tao, meaning arraign, ibig sabihin, tanungin ka ng husgado, guilty or not guilty. Bago i-arraign ang isang tao, may mga remedies pa. So, bago arraignment, pwede pa mag-file ng motion to dismiss, motion to quash, motion to lift the warrant of arrest. So, i-avail mo na lahat ng mga possible remedies until na mainit pa ang politika sa Pilipinas. Ayun. All right. In the meantime, Attorney Mark, no, we will leave that case. Patuloy tayong magsusubaybay sa mga susunod na development ano, patungkol po sa sitwasyon ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy. Now, dumako po tayo sa isa pang mainit na issue. Ito yung usapin kay suspended Mayor Alice Guo ng Tarlac. Ano, ngayon, yes. Ang tanong ko sa iyo, Kuya Mark, meron din siyang warrant of arrest. Anong pagkakaiba ng warrant of arrest na inisyo ng Kongreso, either Senate o House of Representatives, sa warrant of arrest, tama ba, ng korte? Yung warrant of arrest na inisyo ng korte is arrestuhin ka para sagutin ang lahat ng mga criminal charges laban sa iyo. Yun yan. Warrant of arrest yan. Tapos, after 10 days, dapat ang kapulisan mag-report sa korte na hindi nila na-aresto, then the case will be archived. Ma-archive ang kaso. Mr. Archive, matulog muna ang kaso habang hindi pa nahuhuli. But of course, pwede pang file ang abogado ng mga motion to quash, motion to lift the warrant of arrest, yun ang pwede i-file sa pag-korte. Dito naman sa warrant of arrest sa lower house, ang sa Senado. Ang purpose ng warrant of arrest is arrestuhin ka para sagutin mo ang investigation in aid of legislation. Ibig sabihin doon, ang mga senador, ang mga congressman, hindi yan sila mga huwis. Kung hindi, mga congressman sila, tagagawa ng batas, mag-imbestiga para kumuha ng information, then yung information na yan gagamitin sa paggawa ng batas.
Yun ang ibig sabihin doon. So ang yun ang pagkakaiba ng dalawa. But in a second, mag-issue ng warrant of arrest kung tapos na ang session, yung tinatawag na suspended ng session or tapos na ang session ng isang Congress, pwede pa mawala ng role or visa yung warrant of arrest kasi ang purpose naman ng warrant of arrest is papuntahin, papilitin yung isang tao na pupunta sa Kongreso para sumagot sa mga katanungan in an investigation in aid of legislation. So pag tapos na yung kaso kasi tapos na yung session ng Congress, pwede na mawalang visa yung tinatawag na warrant of arrest. Alright. Kuya Mark, pwede ba akong hindi magpakita sa committee hearing sa kaso po, halimbawa, ni Mayor Guo? Yung lower house at saka upper house o Senado, may contempt power sila. Yung contempt power, ito yung minsan inaabuso nila, tinatakot nila tayo. In fact, ako mismo na biktima doon. Diba, nung ako yung abogado ng SMNI, kung ayaw nila sasagot ko, I'll cite you in contempt. Kung gusto nila sasagot ko, tuwang-tuwa sila. Diba, ganun yan? So, minsan, ginagamit ito na pang-abuso o pananakot ng mga congressman, ng mga senador, laban sa mga witnesses. In fact, ang mga witnesses, they are not accused. Hindi dapat i-compare natin sa mga accused sa court kasi accused yun. Ibig sabihin, may kaso sila na dapat sagutin. Doon po sa lower house o sa upper house, hindi sila mga accused na tinatawag. Kung hindi, they are resource person. Iba yung resource person, iba yung accused. Ang resource person, iniimbita ng mga congressman, ng mga senador, pupunta doon para sagutin ang isang katanungan in an investigation in aid of legislation. Yun ang pagkakaiba. So, but may power ang mga congressman, mga senador, na yung tinatawag na contempt power. So, therefore, kasi may contempt power ang mga congressman at senador, may power sila na mag-aresto, mag-issue ng warrant of arrest. But hindi sila. Hindi automatic sila. They can only recommend ang pipirman ng warrant of arrest is the Speaker of the House or the Senate President. Sila ang may right, yung Senate President and the Speaker of the House na pipirma for the issuance ng warrant of arrest. Ayun, alright. Na-mention mo yung site of contempt, no? Nakita ko kasi during the proceedings na nandun ka, yung mga kasama mong abogado yata, parang yun ang na-issue sa kanila, no? At ikaw na lang yung natira na nagtatalakay sa mga usapin during doon sa... Subang tapang doon. Akala ko may katabi pa akong mga... Katabi akong abogado, may katabi akong mga-an ko sa SMNI. So, nagsalita ako na patapang. Nung paglingi ko sa likod, uy, ako na palang isa na iwan. So, natawag lang sa akin, the last man standing. But actually, ginagawa ko lang yun. I'm just doing my job as a lawyer. Wala namang personalan yun. Hindi naman ibig sabihin na wala ko respeto sa mga senador, mga congressman. Hindi ganun. Kung hindi, ginampanan ko lang yung obligasyon ko bilang isang abogado. Ayun, alright, nakita namin yun at nasubaybayan namin ang ganung makasaysayan na sitwasyon na yun. Yung mga kasama mo, yung pala, nakulong. I think mga almost more than one week silang nakulong and nag-hunger strike sila. Nakulong po sila, so buti na lang, hindi ako sinama sa kakulungan doon. But gawin nila yun. Wala akong magagawa basta hindi pwede ako matatakot, basta gawin ko lang yung obligasyon ko bilang isang abogado. Yun naman talaga role ko bilang abogado. Wala namang personalan doon eh. Hindi naman ako pumunta doon para bastusin sila, sirain sila, o wala akong respeto sa kanila. Hindi po yung intention ko. Ang intention ko is just to defend the interest of my client. And that is the job of a lawyer. Alright. Kuya Mark, balikan natin itong kaso ni... limang minuto na lang tayo bago sumapit ang alas 9. Ito yung huling tanong para sa kaso ni Suspended Mayor Guo. If in case po napatunayan ng mga otoridad o ng korte na fake nga o peneke yung mga dokumento pertaining to the citizenship, no? Ano po ba yung mga karampatang parusa ng batas na naaayon po dito, Attorney Mark? Falsification of a public document yun. So yun ang possible na kaso niya, falsification of a public document kasi parang
sinortcut kasi ni Eng. Actually, may legal process naman. Pwede naman siya mag-file ng petition for naturalization para maging Filipino siya, para pwede siyang tumakbo bilang mayor. For this case, kung assuming na totoo yung mga allegation, binago yung kanyang birth certificate, kumuha sa ibang birth certificate na peke. Hindi ba peke? Peke yung pagkagawa. But totoo, galing. Ibig sabihin, peke yung laman. Peke yung laman kasi hindi naman Pilipina yung nanay niya. Kaya hindi totoo yung mga laman, but ang papel, totoo yun. So ibig sabihin, may pag-falsify siya sa mga information na sinasabi niya doon. So pwede siya makulong 6 years or 12 years and possible matanggal siya bilang isang mayor. But still, i-comply dapat ang due process. Hindi pwede basta-basta natanggalin siya, hindi. Due process pa rin. And ang korte ang pwedeng magpatanggal sa kanya, hindi po ang mga senador. Ang mga senador can only conduct investigation in aid of legislation. Ang senador walang obligasyon or walang karapatan na magsasabi na, yo, Mr. Mayor, Miss Mayor, guilty ka. Wala. Hindi sila huwes na magsasabi na guilty or innocent ang isang tao. Kung hindi, their obligation or their right is only to conduct investigation in aid of legislation. Yes, they can recommend. By the final say, ang korte na magsasabi na peke iyon, guilty siya, tanggalin siya bilang isang mayor, court dapat yun. But still, i-comply dapat ang due process clause ng ating salikang batas. Ayan, all right, Attorney Mark, Kuya Mark. Nako, marami tayong napasadahan, lalo yung mga may init na issue ngayon sa ating bansa. Patikim pa lang yan. Tama po ba ako, Kuya Mark, na every week, every Monday, meron tayong topic na i-discuss? Yes. So every week may topic tayong i-discuss, mga legal concept dito. This is just a sample para alam nyo na the way I talk, yung mga public issues. But next week, may mga topic na po tayo. So para at least maintindihan natin punto per punto yung mga legal provisions, legal na konsepto ng ating batas. Ayan, yun ang aantabayanan namin, Kuya Mark, sa mga susunod po nating pagtatanghal. In the meantime, maraming salamat sa iyo, Kuya Mark, attorney, sa iyong oras. And kung meron kang nais batiin, nais sabihin, please go ahead, Kuya Mark. Thank you, Jude, and of course, sa lahat sa management ng DCIJ for giving me an opportunity na makapagbigay ng mag-share po ng legal knowledge po natin sa ating mga followers, mga kambayan po natin. And for more legal advice, you can follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, youtube.com/MarkTolentinoLawBlog, or TikTok, hanapin na lang po, Kuya Mark Tolentino. You can also call me, text me, mobile me sa Viber, WhatsApp sa 0968-881-1912 or 0917-329-5353. Yung kibigan po ninyo si Kuya Mark Tolentino. Maraming salamat, Kuya Mark Tolentino, ang ating abogado ng masa, kasangga sa serbisyo publiko, sa bayan, unang serbisyo, legal minds. Maraming salamat, Attorney Mark. Have a nice day ahead. God bless. God bless.